Pero itong mga nanay po na nandito, kilala ko po kasi yung mga anak nila. Pakiramdam ko po isa ako sa mga responsable kung bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakaka-uwi sa mga pamilya nila. Ako po maswerte ko kasi nakita pa ako ng nanay at tatay ko ng buhay. Kaya po ngayon, kahit nakatakip yung mukha ko, naglalakas loob po ako na sabihin yung storya namin. Kasi hindi naman talaga alam to ng mga Pilipino, ng mga masang Pilipino lahat itong mga bagay na to. Marami pa pong hindi nakakaintindi sa nangyayari sa amin, sa mga nangyayari sa amin. Ngayon, gusto ko lang pong nagsisisyon po ako magsalita dito para makarating na din doon sa mga natin kong kasamahan na maawa kayo doon sa mga magulang na gusto lang naman makasama yung mga anak nila, makita pang buhay. Huwag niyo sanang ipagdamot yun. Mas naiintindihan ko po yun ngayon kasi nanay na ako. Dati yung sinasabi sa akin ng nanay ko na huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, hindi ko yun naiintindihan eh. Kasi responsibilidad ko lang yung sarili ko. Pero po nung nagkaroon ako ng anak, doon ko mas naiintindihan kung ano ba yung sinasabi nila na yung sakripisyo ng isang ina sa pagpapalaki ng anak. Ayun ko lang po yung mas naiintindihan. Huwag niyong gawin na yung mga pangpamilya mismo yung gagamitin yung kasangkapan para mag-away-away sila.